So, ang ginawang parada nito, nakaharap ka naman sa bangketa. Pabalik daw yung overnight parking. Ay, wala pa pong balita, sir eh. Balita. Okay, itong Suzuki Desire, ito, hindi pa kasi tumutubos. Oh. Talaga na nga, this vehicle is scheduled for towing today. Saan, pwede tayo magparada. Ngayon po, 2023 na, sumunod po tayo sa batas trafiko. Huwag po tayo maging pasaway. Yun lang po, salamat. Apajo TV! Yatawag pa! Okay, dito ngayon tayo sa Blooming Street Corner, P. Margal, at ito isang Honda City. Naka-club na rito sa bangketa. Club number 23-27. Ganun po talaga pagka wala po tayong garahe, pagka inabutan pa tayo ng clamping operation na hindi pa natin naiaalis yung sasakyan natin, malaking abala po talaga. Okay, ito meron na rin notice at yung tinatawag na driver hanggang ngayon hindi pa rin po lumalabas. Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin, Vicente Cruz Corner, Jito Asor. Dito nakaprada isang Montero, club number 119. Dito na sa kabila yung isang sasakyan ni dito yung Pius. Ay, meron na rin ang club number 23-23. So yun si Kuya, biglang dumating dito. Kaso nakaklam na yung sasakyan dito. Magiging dahilan dito pagka dumating yung mga may-ari ng mga sasakyan, umihi lang at kumain lang. Yun nga kasi dito kabilang pa yung parada at makikita natin, no, nagta-traffic na ngayon dito, tapos dito tayo paparada sa Mabuhay Lane. Okay, try na po na. Okay, location natin, Loyola Street, corner Paredes, at dito yung isang Toyota Fortuner. Toyota Fortuner dito nakaharang dito sa bangketa. At dito makikita natin yung pagkakaparada nito, dapat pag ganito. So, ang ginawang parada nito, nakaharang naman sa bangketa. Kaya naklam yung isang Fortuner. Ano na to? Loyola, Loyola. Paredes, corner Paredes. Loyola ko. Okay, ito meron ng club number 23-14. So yung bago tayo pumarada, pwede naman natin iayos yung pagkakaparada para pagka dumaan po yung clamping operation, dahil sa policy po ng clamping operation, bawal pong harangan yung daan. Dito
meron pa namang space para iayos, kaso ka lang ito, kagaya niyan. Naklap yung isang Fortuner at mayroon na rin notice. Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin La Onla, corner Ibarra. Dito yung isang Nissan Navara. At ito, wala rin nga driver dito, nakaparado sa kalsada, mabuhay lane. Plot number 23-13. So dito makikita na may mga secondary road dito kagaya ng Ibarra Street. Yan, secondary road po yan, yung Crisostomo Street secondary road. Yan, hindi po nagkaklampang clamping team. Pero pag dito po tayo paparada sa kahabaan ng mabuhay lane dito sa La Onla, random po yan. Pagka inabutan po yung sasakyan nyo ng walang driver, ang policy po ng clamping operation, pagka walang driver, wala na pong 5 minutes at kung hindi na po hinahanap yung driver dito, ipapalit daw yung overnight parking. Ay, wala pa pong balita, sir, eh. May balita kung kapakasa. Yung overnight. Bakit yun, nung ina nung overnight, baliwala eh, nung nakaraan. Opo. Nagka-apply ako noon, 2,000 mahigit, wala rin. Wala rin po. At dami nakaparada rito, ako lang merong overnight, wala nangyari. Kaya nga po. Sige po. Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin, La Onla, corner Prudencio. At dito nakaparada isang Fortuner. At ito na kaklam number 0017. At dito rin sa kahabaan ng La Onla clamping zone area at mabuhay lane. Bago po tayo pumarada, bago po natin iwanan yung mga sasakyan natin, ilagay lang po natin sa tama at sa ayos. At kung sakaling madaanan po ng clamping operation yan, di po tayo maklam. Okay, may notice na yung isang Fortuner dito. Okay, tuloy na po tayo. Okay, location natin, Pigibara, corner San Lazaro Street. Dito yung isang Mitsubishi L300, naklam na rito. Number 0022. Dito yung isang naklam kahapon, nandito pa rin yung Suzuki Desire, hindi pa rin tumutubos ng clamp. At dito rin ulitin natin sa kahabaan ng Pigibara, pay parking area po ito, kaya mag-ride po tayo ng mga parking ticket dito. Well, secondary road po ng kahabaan ng Pigibara. At yung isa pa nga L300 dito. Clamp number 23-15. So ito rin, no, isa rin sa hindi nagbabayad ng parking ticket. Talaga ang mahirap pagka meron tayong sasakyan, tapos ang magiging garahe natin na kalsada. At ito nga, no, ginawa ng pay parking to, pero ganun pa man magbayad na tayo ng parking ticket para makaparada tayo kahit overnight, pero hindi pa rin nagbabayad ito, meron na rin notice, no. So dalawang sasakyan ang naklam dito sa kahabaan ng Pigibara. So, parking attendance. So kasi rin ito,
kino-coordinate din kasi ng parking attendant yung mga sasakyan na mga hindi nagbabayad dito. Kaya kung makikita nyo, bakit merong nakaklamp, merong hindi. So yung mga hindi nakaklamp dito, yan po yung mga nagbabayad ng parking ticket. At yung mga nakaklamp dito, yan naman yung mga hindi nagbabayad. So yun nga lang, wala tayong magawa, kailangan natin sumunod. Bayad lang tayo ng parking ticket. Okay, tuloy na po tayo. Okay, itong Suzuki Desire, ito hindi pa kasi tumutubos. Nilagyan ng this vehicle is scheduled for towing today. So kailangan nga tumubos na sila at magbayad na sila rito para hindi po maitawag sa towing yan. At makaparada na tayo ng maayos. Ulitin po natin, secondary road ang kahabaan ng Pigibara. At ito nga po, dito ginagawa yung mga pay parking area. Kaya pasalamat na rin tayo kasi merong pay parking area. Kasi kung wala at i-ooperate, wala po tayong paparadahan. Kaya mainam pa rin po na meron tayo sariling garahe talaga. Okay, tuloy na po tayo. Dito na ngayon tayo sa opisina ng clamping, sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming salamat po. Mabuhay!